ang pinaghalang wali pa siya isa sa manunula pero sa hiyan na tipo merong buta hanggat nandito ko walang ita sa mga anima kailangan ako ng hip-hop dito para magkaroon ng tangal. Sa akin siguro this time para patunayan ko lang na kaya ko pa rin makipagsabayan sa mga ganong style. Aminin ko na hindi ko gusto ng laban. Hindi ko siya gusto ng laban, hindi ko siya napapanood, tapos napilitan akong panoorin yung mga laban niya at nalo ko hindi nagustuhan. Good luck sa atin kapatid. Actually di talaga kita kilala kahit noon pa nanonood ako pero never tumatak, pero iba yung akata ngayon. Galingan mo na lang palagi. Huwag kang susuko sa buhay mo. Ingat. FlipTop Zoning 13, nandito naman ngayon sa may ganito palang lugar, Cobrador Island. Shoutout sa inyo! Puntaan natin to. Yan ang FlipTop, sinusuporta ng turismo ng buong Pilipinas sa pagpapaikot natin ng mga ganito. At syempre, nakapag-represent pa rin ng MCs at lahat ng hip-hop sa buong bansa. Kasama natin Central Luzon Division, Visayas Division, Mindanao Division, Luzon Division, at lahat-lahat. Tuloy-tuloy pa rin tayo, FlipTop Mag-iay para sa parating natin laban. Sa kanan ko, GMA Cavite represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para ay MastaFeat. Dito bawal doon, kasumpasumpang taon. Minsan niya iniisip mong di ka na mahal lang yung poon. Huwag ganon. Kahit nakakamiss, lumabas ng di nakamas. Mga bata na nagpapatulas pagtapos ay kahit sa labas. Talagang masakit kahit nakapikit. Marami na anasiraan ng bait. Mahab di mamait para kunain lang sa isang panaginip na napakalugat. Ayaw kong mag-isip na malapit ng malabot ang mundong makulit. Pero huwag mapait, kaligasan na sa amin ang humahagupit. MastaFeat, what's up nga pala sa Rap and Rap Clothing. Hype beat kay Papa Ben, syempre sa clothing ko, MC Clothing, labas na rin siya. Cruzmine TV sa lahat ng tropa sa Bigo. Sa lahat ng Treskillion, salo sa inyo lahat. Happy Ali. Yeah. At sa kaliwa naman, Olongapo City, pati Bataan represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Akata. Program na ka-wire, you and makina for hire. Luwal lalang ang desire na madiscover na may fire. Upang makakuha ng supply, karamihan nag-apply. They forget to live a life. Kakahangat na mag-survive. Bakit elite ay naka-plan. Mag-hoard ng mga demand. Deception all around. Mga burgis ay naging blind. At evolve ang humankind. At maraming left behind. Sino may sala i-define? Pira
Franco, kay Jeremy Valdres, at sa Indigo Friends. Siyempre, shoutout sa Villain Wears, A to C Clothing, Workaholic, Real Jokes Clothing, Hype Beat, kay Ninong Benji, shoutouts palagi, at 1870 Streetwear, supportahan nyo yan, silipin nyo. FlipTop Represent Collabs, pati ito, abangan nyo na rin, malapit na rin yan. Nanalo ng coin to si MastaFeat, pinili niya mauna si Akata, non-tournament battle, tiglimang hurado, tig 2 minuto, pakinggan natin unang banat, zoning 13. Akata. Good morning! Morning! Is this FlipTop for real? Why am I fucking dreaming? Am I here for a battle? Then who's this stupid looking human being? Seriously, Arik, who's this bobo that I am seeing? Is this one of your palamunins who can fucking earn a living? So you're already accepting low quality MCs like him? Then literally speaking, your standards for recruiting, masyado nang bumaba yung ceiling. Sayang amats, yung kasama ko, the skip ang rounds. Pang bugok na bigayan, napakawak ng kanyang sounds. Kaya imbis na ako pa'y magpaka-high, I just stay on the ground. Ako'y nagmasid na langgang sa lupa'y ma-visualize tong dirty rapping clown. Siya nga po pala si Mang Pitong, isang typical Pinoy na proud sa kulay niyang brown. At isa nga din po pala siyang depressed na tito, pagkat yung buhay niya ay out of bounds. Kaya warap dito, sad boy. Tulad ni Deo, hindi mo ako makikengko. And just like Sir Deo, itong battle hindi mo rin mai-enjoy. Umuwing traumatized yung guro na bakla. Ngayon ikaw, baka matuloy na ang sakla. Kaya pasensya ka na kung buhay mo'y biglang maging work of fiction. Pagkatapos kong pagkatao mo'y gawa ng description based on your every repetitional compulsions. Ito'y akatas depiction sa'yo mismo, mental condition. Itong si Mang Pitong, edad 30 pero utak 12 anyos. Lahat ginawa na para kumita kaso sobra-sobra gumastos. Walang financial literacy, kaya sumabay na lang sa agos. Tatak Pinoy mentality, taong basta lamang makaraos. Kaya buhay mo walang dating, ang pangit pa ng editing. Ginas mo walang galing, itigil mo na iyong dream. Walang silbi, imong machine, panay palpak mga routine. Walang goals, iyong settings, cause wala kang kayang tuparin. Araw-araw gumigising upang tumutok lang sa screen. Figo live, kabubuhay, pinapadaloy mo sa stream. Recognition, hinahabol, tamang sit ng dopamine. At ang iyong motivation, sana ikaw ay mapansin. Danning Kruger in this shit. Ika'y mangmang at di mo kayang tanggapin. Siguro nga ika'y baliw, ngunit di kita kasing praning. Tugmang 3GS iyong hambing. Total ikaw ay squatting. Oh ako'y 100% proud bilang abnoy. Habang ito'y nagmula sa mga sintu-sintong tukoy, mga ninuno ko'y nakadiskubre ng apoy, mga ninuno mo'y nanatili na unggoy. Yun ang itsura ng new normal na matching. Masarap sanang sakalin, kaso mga kamay ko yoko mangitim. Kasi baka pag dito ako napatingin, baka bigla ang magdilim. At yung dating ako men ay lumabas ng salamin upang gisingin itong empleyadong trabaho ay di kayang gawin. Sakto kamukha mo, sik yung tulog na ginawa kong sampalin. Yung storya as klanseta, kung gusto mo pa na alamin. Yeah, I'm that delinquent of my adolescent years. Buti nga di ako nagawa na barilin. Kaya, manong, sige, try to shoot me and kill. Iyon ang itira yung mga bala mong handa. And do as you please, show us some dambas reveal. Sa aming lahat, ipakita mo na kung gaano ka katanga. Tayo muna ba at MastaFeat, pakinggan natin. Good morning, FlipTop. I am dreaming right now. Who's this motherfucking Inglesyerong pulube?
Quest, ako ngayon si Nube at sasampalin ko tong isang baliw na gustong maging ube. Akata! Tapos ko lang sa isang baliw, tapos eto na naman yung isa. Akata! Rantaduwang pumalagyang mga kamunduhan mo dahil hindi na talaga ako magpapachamba, tanga! Akata! Pos-arik parusa na naman ba to dahil sa aking mga kapabayaan? Akata! Kata ka pa bang sadyang binibigay kayo sa akin para ibalik ko sa katinuan? Ha? Kinalang ni kong bano ng gapo, tapos ngayon naging... Anong klase ng akata? Nak ng pota. Saan galing yung pangalan mo? Sa page ng apo ka? Nagbanyo-baliwa na lang para sa realidad makaalis. Pero pag nakakarinig ng sirena ng pulis, yung tibok ng puso bumibilis. Tugdod. Bumbero yun o kaya ambulansya, tanga. Matagal na pinagbawal ni Noy yung wangwang para lang makahinga ka. Wala kasi piling baliw, piling agresibo, piling mo kakaiba ka, di mo na kailangan magkagaganyan dahil talaga ngayon ay babaliwin kita. Kaminan to, presidente ng mga gamo-gamo laban sa pinakamalupit na assassin ng crazy family. Balingan lang tinutumbok na industry. Ha? Hindi to spoken poetry. Ha? Hindi lang to basta comedy. All in one to pre. Nasa akin na lang kami nahalap ni Anigma na para bang duty pre. Pupunta dito. Magmamando sa mga tao. Pero pagpunta ko sa page ng alive at nakabit ang gago. Ang lakas pa ng ego. So, diba? Diba natawa ka? Saka ka na kasi magreklamo sa kalikasan. Sa gobyerno, pag may sariling mundo ka na, ha? Kama mo na si Sir Deo, si Twig, doon na kayo tumira! Gusto nyo kayong tatlo ako mag-isa? Oh! Pupuntahan pa yung mga tip nyo pag sama-samahin nyo na. Tangin lang to, siyang buburin nyo panoorin. Tangin lang mga peeling rapper na si FlipTop naglalabas ng saloobin. Guys, pwede naman, di ba? Pag from dito, punta muna tayong 7-Eleven. Habang iniinit ni Kuya Dennis yung ating pagkain, tapos balik na lang tayo sa barracks, sa Mandaluyong, sa tabi ng Kawi World. Patumunog niya yung oven. Pero sigurad lang yung venue natin. Hey, joke lang yun. Wala kami dito. Siyang Kawi World, dami mong nalalaman. Hindi, porkit nakapag-aral ka, pwede mo na kaming pangaralan. Baka weldingin ko mukha mo. Buti kaya, i-reformat kita. Marunong din ako mag-electrical kahit 110, mapapatay kita. Kaya huwag ka mag-feeling guru, putang inang okay mo na. Paano kami magtitiwala sa'yo, nagsasalita ka mag-isa? Sure, Doc? Gusto niyo ba malamit yung malapit na katotohanan? Kaya ito lang palit ng pangalan at nagbaliw-baliwan dahil sa sobrang takot na baka bugbugin siya ni Sherlan. Kaya magpasalamat ka kay Boss Arik. Suklihan mo ng husay mo, ha? Tuwing laban mo, laging nakikiusap lang kay Sherlan para sa walang kwentang buhay mo. Oh, real talk, galit na galit si Sherlan, huwag kang magpapakita. Laging may dalang mahaba, bagong hasang baba. Oh, galit na galit si Sherlan, tumatawa ka pa, tangina ka. Kung sakali raw machambahan mo ako ngayon, putangina, lista ko raw yung mga urado, tas lulutuin nila. Eh, syempre, joke lang. Syempre, joke lang. Hindi, pero ito, para sa mga million-million fans ng FlipTop, ako po si Master Pito. Pasensya na kung lagi kong sinasabi sa mga rasyon na panalo na ako sa may talo. Pero putangina nyo, pinapangako ako sa inyo na ilan laban nyo lang, aaminin nyo na sa sarili nyo na mahal nyo na ako. Love you. Yeah! Pangalawa ba na takot na pahinga natin? Akat alive! Therapy session in 3, 2, 1, action! Hello, Mang Pitong! Welcome po sa The Akata Show! The only show that destroys the ego upang kayo'y makapag-let go at magandang araw din sa ating mga live audiences na karamihan ay slow. Payo kong makinig na lang po kayong mabuti upang kahit pa paano kayo ay mag-grow.
sapagkat di ko na patatagalin pa, ipapakilala ko na ang ating panauhin ngayon, walang iba kundi si Mang Pitong, isang titong may tinatagong depression sa dahilan siya daw po ay kulang sa attention. Buong buhay niya na pong hinahabol ang social validation at sa ngayon, ginagawa niya po ito sa pamamagitan ng buong araw na pagtutok sa cellphone. Siya'y naka-online maghapon pagkat siya'y sabik na ma-mention at kapag nawala ng internet connection, itong si Manong malahol kang aggression and his anger sedation is massive masturbation with the help of his huge porno collection. And I guess mukhang wala na nga pong cognition itong si Manong sa kanyang perception. And he specs, walang introspection, that's the reason why lagi siyang suki ng deception. And yes, I think na he's still in denial na kapag wala na siyang natatanggap na notification ay halos gusto na ring magpakamatay nitong si Titong Pilit na kikigeneration. Kaya, kumusta Uncle Sad? Nagpabakuna ka na ba? Then how's the injection? How about your life, Uncle? How's those gruesome rejections? Ooh. Why not accept na lang kasi whatever it is your condition? Then volunteer to go first sa natural selection! Total, meron po kayong story na sobrang lonely. Tumatanda na po kayo and hindi rin po kayo eligible maging OG. Paano yung atake niyong seryoso kapag lumalanding ang corny? Ano po ba talagang trip niya, Toti? Maging FlipTop new version of Daddy Jody! Oh shit! Before I forgot, I also check on your battles. In fairness, Mang Pitong, yun ay sobrang lame. Yung ganong set of skills, hindi po yun blessings upang maghangad kayo ng fame. Inyong creativity frame, outdated at sobrang plain. Yung mga gumawa ng music videos nyo. Yung utak, pang grade school, yung brain. At nagawa nyo pang magsuot ng sando. Nagmukha po tuloy kayo dong kargador na the game! Binabaybay nyo po ba talaga tong Earth just to be part of the walk of shame? Damn! Balita ko pa, tagagawa ka daw ng jingle kapag may halalan. That means iyong pinagsisilbihan mga taong mismong dahilan ng iyong kahirapan. At lagi ka daw parte ng sabwatan kapag sa barangay may rap-rapan. Mga event for a cause. Mukhang ako nuwari may tutulungan pero ang main goal magnakaw sa kaban ng bayan. Manong naman, hindi nyo po ba talaga alam na masama yan? Oh, sadyang tumanda kayo ng ganyan nang wala kayong natutunan. Tingin ko sa mga katulad nyong ganyan kalagayan, dapat itambak na lang sa kangkungan. Tapos huwag nyo nang hayaan na kayo damayan yung inyong mga anak, pamigay nyo na lang sa ampunan. Kasi aking nalaman, iyong mga magulang malungkot din. Tapos lalo daw silang naging malungkot nung maging anak nila kayo't wala kayong kayang gawin. Kaya sige po, Mang Pitong, pakitignan na lang po yung pagmumukha nyo sa salamin. At yung mga pagkabigo nyo bilang Antonio ay inyo lamang damahin. Pagkatapos, pagmasdan mong muli kung ano man ang naging resulta ng inyong takdang aralin. Kung di mo kayang tanggapin, yan yung palpak na kayo, na kayo din po mismo yung salarin! Kaya tiyak, yung mga ninuno mo sa kabilang buhay umiiyak. Pagkat dinala mo kanilang tatak para lang mamarkahan bilang palpak, malamang hindi na nga rin nila matanggap ikaw at ang iyong mga anak. Pagkat tingin nila sa'yo ay isang uri ng uod na hindi nagkakapakpak. Kaya sana, nag-aral ka nalang mabuti at hindi ka nag-drop. E di sana, mas nakaahon ka sa hirap kung hindi ka nag-rap! Sarap! And that's my observation about your personality traits. Just take a bite and please don't take too much on your plate. And I hope you could make it right bago ka patuluyang malate. Yan ay drogang realidad. Kayo na pong bahala, Manong, kung paano nyo po yan ititake. And Akata Show will be right back right after this commercial break. Ano ba lahat? Mas na-feed pa yung natin laban to. Ito nga po na yung commercial break. Pero wala akong pakialam sa'yo. Putang ina mo, umuwi ka na tapos sige mo ako ng sorry sa mga ninuno ko. Putang inan to, connection, injection, puki ng inan to. Ang dami mong nalalaman, Chong.
anong kinalaman nito sa nangyayari ngayon? Ha? Hindi ito man top nutrition. Feeling mo talong ka? Ang dami mong sinabi! May nagkapanan, oo, oh, tinandaan kita, tanginam ha. Ngayon po ka din ha. Maraming nagtatanong kung bakit ngayon lang daw ako pumasok sa liga. Bakit di pa raw ako sikat? Ako rin naman yung nagtataka. Pero mas maraming tanong sa isipan ko kung bakit, kung sino ka bang talaga. Anong ginawa mo noon at gagawin mo ngayon at bakit bumalik ka pa? Ha? Para ano? Para ipagsigawan mo rito na nakakatalino ang pagbabato? Ha? Para malaya mong mailahad yung mga kabaliwan mo? Tangina mo! Ha? Kung yung sarili mo nga nagawa mong ipagkalulo, paano kami maniniwala sa yung mga pakulo? Ha? Alam mo ba pag yung dugo ko kumulo, yung anit ko parang kumakalasaki yung mga bungo? Yeah. Pero hindi deserve na katulad mong bano ang 100% husay ko sa laro. Gusto mong real talk? Kahit parang wala kang nalalaman, putang ina mo, ha? Ako ang bagong meta sa liga, yeah. Sangkap na matagal nang hinahanap ni Enigma. Kaya kung inaakala mo kakayanin mo ako sa pabaliw-baliw mo, gago mali ka, yeah. Ito yung buhay, yeah. Ito yung buhay na patunay na hindi nagagamot yung kububuan, kaya naman nabaliw na. Tangin nito, si Luxuria, si C9, si Bagsek, ba't mo nalang gayahin? Magnegosyo ka na rin, magtinda ka rito ng mga pamahiin. Kaysa magsisigaw ka rito na, cannabis ang solusyon. Gamit legal ang marihuana. Putang ina ka, pipirmahan na sana ni Duterte, kaya lang ikaw yung nag-endorse, ayun, napasama pa. Kaya nananawagan ko dyan. Ha, sa mga pan ng FlipTop, baka may nanonood dyan na alagad ng pideya. Ilista nyo na to, baka di sayang yung mga ideya. Pero labas po dito yung FlipTop, tsaka si Aligma, ha? Hindi mo na lang gayahin si Harlem sa kanyang mga suggestion. Ayun, 2021, kailangan ng diversion. Ito na mga orado. Yung audience, may TF. Oh, ha? Saan manggagaling yung TF, Basarik? Siyempre sa kanyang TF. Pwede. Hindi, joke lang. Eh, ikaw ayusin mo yung mga pananaw mo. Kaya nakulang na lang, gumawa ka ng arko. Gawa ikaw ba yan? Bigyan mo naman kami ng babala. Para kang si Rudy Baldwin. Puta, makailang araw, nasa tulpo na pala. At kung rap-rapa naman ang pag-uusapan, wala na tayong pag-uusapan. Yeah. Kasi baka masabihan lang ako mayabang pag naglahad ako dito ng aking mga napatunayan. Yeah. Yeah, wala akong million views. Wala masyadong tagahanga. Yeah, mas inuna ko kasi yung pamilya ko kaysa makipagbanggaan sa mga tala. Yeah. Yeah. Hindi ako matanda. Maaga lang ako nagkapamilya. Ngayon may time na ako ngayon. Sinong gusto makipagungguyan sa gorilya? Yeah. Ano, Bars Bakamo? Gago kaysa kaspeto, di mo kakayanin kahit anong estado. Bars Bakamo? Aba kada ega, hailaman na nga opa, pepi, pak, yung agago. Yeah. Ulimpana at akit na pahinggan natin. Oh, I'm sorry, Mom, for I've become a bomb. And please forgive your son, for today I'll drop a bomb. Hindi ko na makayanan katangahan, kaya dapat lang pasabugin na. Kumusta, Nigma? Sana lang maging okay ka. Salamat nga pala sa oportunidad, kaso mukhang ayoko na. Kung patuloy lang ako ilalaban sa mga tulad yan, tong karir ko, mabuti bang tapusin na? Pero last shot muna, putang ina, Nigma. Ano ba talaga nangyari? Sa FlipTop at nagkaganito na. Bugbog sarado na sa problema yung bansa. Nagagawa nyo bang magpatawa? Tuloy lang, laban lang, hinashtag pa. Toxic positivity, ito na nga yun talaga. Tangina, nakakaasiwa yung mga sa roster na tirasang katerbang tanga. Dangal handang isang laka, palit lamang barya, kaya pabiglang dami nang nagtitinda. Bagoong chili garlic at iba pa. Inawin mo nga, Enigma, ano ba talaga tong liga? Talibaba! Yung eksena, parang may mga vendor na nagwewelga. Kala mo kung sinong mga siga, yung pala nagsisisigaw lang ng paninda. At eto, mas malala. Kapag may issue yung mga MC mo, bibilis magsidada. Magugulat ka na lang, may nagdadrama na bigla. Mukhang lakas talaga tama ng social media. Isipin mo, pati liga mo, nagkaka-telenovela. Kaya nga ako bumalik pa eh, para sana mag-artista. Kaso mukhang di ako qualified kasi mahihirap yung kinukuhang bida. Tsaka nadinig ko sa balita, yung palabas daw, hindi na kumikita.
Isipin mo, postbong ka pa lang, tapos yung FlipTop, palugi na. Tapos kababalik ko lang, sabay yung mahuhusay daw, nagsiuwi na. Ano pa palang gagawin natin dito, punyeta? Magbababa ng kurtina! Look at Anigma, halatang confused! Apex bid farewell to isa buhay. Kaya ba alam din sa million views? Oh shit! Paano na yung business, dude? Yung mga talent mong na-produce na kanya-kanya ng parachute, jump ship, automatic, bago pa tuluyang lumubog. Salamat na lamang daw, Boss Arik, at kahit papano'y sila iyong nabusog. Pero masisisi mo pa ba sila kung sila lamang ay nakakutob? Nakumita ka na bago mo pa sila singilin ng utang na loob! Kay Maning, yun ay conspiracy lang din. Mula sa isang concerned citizen na yung maling system gustong buwagin. Kasi parang bale, wala lang din tong ginawang FlipTop quarantine kung iilan lang naman din yung lumalabas na magaling. Kaya gusto ko sanang sa'yo'y makipagtulungan. Magsusulat ako ng kalidad at mag-iensayo ng walang tulugan. Kahit yung TF na ka-checket gawin mo pang hulugan. Kaso narinig ko na naman sa kanilang bulong-bulungan na mas malaki na daw ang kitaan dun sa may sunugan. Sorry. Nadala lang ako ng emosyon. Nung sirain tong liga, wala naman talaga akong intensyon. Naglabas lang ako ng sama ng loob kasi hindi ko talaga gustong kalaban ko ngayon. Nung binigay mo to sa akin, Chong, halos maglaho ng buo yung self-esteem ko nun. Nilamon ako ng anxiety at depression. Buti na lang alam ko ang dapat na gawin. Agad kong tinuon sa iba ang aking attention at Anigma, ikaw na lang iniisip kong patayin. Pero iniisip ko pa rin at inintindi ko pa rin na baka mainit lang yung ulo mo nung binigyan mo ako ng battle. Kaya sana maintindihan mo na uminit lang din yung ulo ko nung binigyan mo ako ng battle. Kaya Kuya FlipTop, sorry, please forgive me. Alam ko professional ka naman. At sa'yo din, Mang Pitong, pasensya na, nadamay ka lang. Habol ko sanang matchup ay pang battle of the year. Kaso binigay sa aking task ay mang body bag ng karir. Magpasalamat ka na lang po talaga, MastaFeat, at hindi kita trip. That means legit. Putang ina mo, hindi ako cheap. That's all, folks. Was your ego destroyed? Just stop holding on and learn how to let go. And remember that we're all just puppets here performing for the sake of the show. Akata out. Bella ciao. Putang ina mo rin, pero pasensya ka na. Ha? Hindi mo ako gusto kalaban. Sana tinanong mo ako kung gusto rin kita. Putang ina to, talo ka pa? Putang ina to. Hindi kita gusto kalaban, alam mo kung bakit? Yung utak mo sa malayo malapit. Putang ina to, kinakaulo ka. Ang weirdo-weirdo mo, putang ina mo. Kinakausap ko yung flip, sabi ni, habang nagsisigaw ka dyan, sabi ni Anigma, ulol ka. Ayun lang, talo ka na. Putang ina mo. And huling round, must be proud. Maririnig nyo ako mag-underground ulit. Witty at napakakulit. Pero pag nagalit ay pulit pati puwet mo. Kompleto Ricardo ang inaalay sa merkado. Veterano laban sa may sapi at kargado. Baliw-baliwan ng puta, baka hindi mo ko kilala. Sikin si Madrigal ang kambal ko, di mo ko kaya. Kalaban mo'y parang mandirigma sa alabasta. Kalapastangan na ng hatol sa babastos kay Masta. Yeah, wala kang rap skills, tangina mo. Ako'y walang limitasyon. Tawag mo dyan evolution sa pag-spit mo na mga ilusyon. Tangina, gumising ka, baliw ka na. Huwag kang papatalo kay Akata. Katawan mo yan, Nico, lumabang ka kahit alam namin bobo ka. Kumain ka, matulog ka, at palagi mong iisipin. Pag di mo na kaya, madali lang yan. Huwag ka na rin gumising. Nandito na ka tayo sa bansang demokratiko. Dumagdami pa yung mga katulad yung hipokrito. Tangina, guys, sana naman huwag niyong gamitin yung FlipTop para ilabas siya mga saloobin niyo. Tangina na itong mga to. Nandito tayo para magpasaya, para makapag-inspira. Hindi tayo binabayaran ng liga para lang magbida-bida. Tangina mo ka. Sabihin mo pa mga papi tayo. Mga papi tayo, pero huwag ka masyado ipokrito. Kailangan ko ng pera. Oo, kailangan ko. Pero hindi yung dahilan, dahil di mo nakakamit, ibabato mo sa mga katulad ko. Tangina to, gagawa ng jingle sa halalan. Tangina, nakakatuwa. Tangina, inggit ka lang kasi wala sa'yo nagpapagawa. Tangina, marami nagpapawagawa sa akin, lahat na nanalo. Hindi ko pinipilit yun, hindi yun mga tanga, gago. Tangina nito, at saka boss, ano to? Baliw-baliwan, lalim-laliman, para masabing may napapanood na bago?
tangina yan na naman tayo. Sa susunod, kung gusto mo nakakaiba, talagang bago, dapat kinalaban mo rito yung walang talo. Maarte, di ba? Doon, sa lababo. Tangina, ewan ko lang kung sino manalo. Yung mga hurado, kutsara, tinidor, baso, para maiwasan yung lutuan, tabi natin yung mga kaldero. Baliw kang hayop ka. O, di ba natawa ka? Pero anong pakiramdam na si Sir Dayo pa yung nagsabi sa'yo na baliw ka na? Tangina na ito. Ha? Alam niyo yung real talk? Ha? Labas na to sa laban yun ng 3GS, brother. Sino bang father ang matutuwa na yung anak niya pinapatay mo sa comment section? Anak ni Sir Nanyon, ha? Labas na yun sa pagbabattle. Ganun ka ba ka-gangster? Ha? Gusto mo turuan kita mang gangster? Yung nanay mo, papasukin ko yung duster. Ha? Pagdadala ako ng grass cutter para magsilayas na yung mga grasshopper. Diba ang corny? Diba ang corny? Pero nakamulti. Ako ang buhay na patunay na madali magmulti kaysa magpaka-corny. Yan, ginagawa lang talaga yung para sumaya kayo. Ha? Madali lang magmalalim. Madali lang bumara. Ha? Pero mas pinili kong magpakilala sa paraang masaya nila akong maaalala. Ikaw ang muntaanin sa kabaliwan mo at patawa-tawa. Baka pag nagbara na ako dito, pati si Charo Santos, hindi ka maalala. Time, malala ka. Time, ito, mag-iayon po siya. Check. At bago tayo tumuloy sa mga hurado, gusto lang namin pasalamatan ulit lahat ng tulong at suporta ng mga patrons natin. www.patreon.com/fliptop. I-search nyo lang yan, silipin nyo. Maraming salamat ulit sa lahat ng tulong at suporta talaga. At sa iba't ibang tiers natin, gusto lang namin pasalamatan si Mark Lutera. Shoutout sa inyo, men. Kay Tony Taday, shoutouts po sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng tulong. Dito kay Attorney Rustico mula sa Toronto, Canada. Maraming salamat po, sir. I-honor po rin namin yung benefits nyo. Kay Tristan Van Excel representing Pacara, Ilocos Norte at nasa Waipahu, Hawaii. Shoutout sa inyo. Maraming salamat ulit. Sana na-enjoy nyo lahat ng mga nilalabas naming videos at battles. At para naman sa mag-ingay tier, maraming salamat kay Paolo Mendoza. Maraming salamat kay Adrian Adora representing Angono, Rizal pero nasa Chicago, Illinois. Shoutouts kay Kevin Belches, representing Matalom, Leyte. Shoutouts po sa inyo, maraming salamat. Kay Richie Aranda, Topher Viscara mula Sydney, Australia. At pati na rin syempre sa recognized tier natin kay Jans Perez, kay Yagi Olagera, at kay Michael Joe ng Japan. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. At tuloy-tuloy lang tayo, laban lang. Yeah. MastaFeat vs. Akata. Mag-ingay tayo lahat para sa laban yun sa style clash yun. Super solid dun. Shoutout sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado, 4-1. Mag-ingay para kay MastaFeat. Shoutouts pa rin Akata. Grabe yung mga performances na ganun. Panalo ko yung lahat dun. At supportahan nyo. MC Clothing guys, kalalabas lang. PM lang kayo sa page. At MastaFeat TV sa channel ko. Sana tulungan nyo ako. Bago lang yun. Thank you. 10 years. Yeah, judges. Binoto ko si MastaFeat, pero syempre props muna kay ano kay Akata kasi hindi biro yung mag-risk ka ng mga ganun sa isang na topic para lang ma-prove mo yung point mo, which is maganda yung ginagawa niya, lalo na yung sa round 3 na parang may mga self-realization siya na sinasabi. Pero syempre, kung maglalanding tayo sa battle, sa dami pa rin ng punchlines na binitawan sa kalaban. Sa round 1, para sa akin, nakuha ni MastaFeat yun kasi nabasag niya talaga agad. Sa rebattles na palang, basag niya agad yung aura na parang iniwan ni Akata. Pero nung round 2, nakuha ni Akata yun. Pero netong round 3, ayun nga, medyo masyado nung malalim yung kay Akata, tapos masyado na siyang seryoso na parang hindi ko gali ma-explain, pero parang hindi na kaanong tungkol kay MastaFeat yung ano yung sinasabi niya. At siguro nag-i-in general na siya. Kaya yun, kay MastaFeat, ganun pa rin battle format. Kaya ayun, 2 rounds para kay MastaFeat, 1 and 3, yung 2 kay Akata, MastaFeat.
Yun, grabe yung Amazon battle, parang pinagsabay mo yung ano, towners tsaka uppers, no? round 1 ano, round 1 kay ano, kay MastaFeat kasi magandang pinakita ni Masta ni ano ni Akata nung first round niya. Pero basag talaga yung ano, sa rebattles pa lang ni MastaFeat, so MastaFeat yun. Round 2 yun kay Akata. Dumikdik siya doon eh. Mas nakakilabot yung linyahan niya. Yung round 3, ano eh, para sa akin, konti lang yung agwat eh. Dapat kay Akata yun, kaso pumabol yung mga suntok ni Masa nung dulo eh. Tsaka mas rekta, yung MastaFeat. Binoto ko si MastaFeat, para sa akin yung round 1, malinaw na nakuha yun ni Rupits. Sa round 2 naman, sobrang ganda ng palitan nila. Nagustuhan ko rin yung bagong hangin ni Akata. Sa round 3, para sa akin, dikit. Pero sa overall, performance sa mga pinakawalan na rebat, talagang solid yung kung yung paano ko ba sasabihin to, basta ang galing ni Luya Pito sa laban na yun at props din kay Akata, napakasolid yung laban niya. Yo Maki, ako lang yung nag-iisang bumoto kay Akata. Round 1 talagang binasag ni MastaFeat yung round ni ano eh, ni Akata. Tsaka talagang hype na hype, talagang nawala yung parang buong hinanda niya para kay MastaFeat. Round 2 para sa akin kay Akata yun, medyo humina si si MastaFeat kasi parang he raised the bar high sa round 1 niya eh. So binoto ko si Akata dun. Tapos sa round 3 talagang napakahirap mag-decision kasi talagang iba-iba yung estilo pero parang nagmi-meet halfway yung mga preparasyon nila. Ang ginawa ko na lang nabasihan is para sa akin, kay Akata, napaka-creative or genius way na ano, parang pagmukhaing walang kwenta yung kalaban niya kasi hindi niya gusto. Tsaka ano, parang para sa akin, talagang kung saksak yun talagang didiin talaga. Kaya, pero sobrang lakas nilang dalawa, props pa rin sa kanila. Respeto, Akata. Ayan. Grabing style clash yun. Siyempre, kita naman yung style ni Akata, iba talaga eh. Born, ano siya, pamumuno siya sa mga principal shit mo. Lahat ng mga real talk na hindi kayang punayin ng iba na pupuno niya. Lakas nung round 1 niya, pero nung bumanat na si MastaFeat sa round 1, iba kasi yung pasok niya dun, lalo yung mga rebat niya. Tapos sa round 2, binigay ko yung kay Akata. Kasi dun pumasok yung mga pinupunto niya na masakit about sa shit niya, sa pag-streaming, ganyan. Tapos yung parang social media shit, ganyan. Tapos round 3, binigay ko kay Masta. Kasi dinis ni Akata yung bagong ko. yung round 3 ni Akata, okay yung mga pinupunan niya. Kasi parang naging awkward siya. Like, hindi naman sa ano, bias yung ano, pero parang naging awkward siya para sa akin. On the other side, si MastaFeat na pasukan niya ng mga freestyle shit na impromptu, na connected pa rin doon sa sinasabi. Kaya binoto ko MastaFeat. Round 1, Masta. Round 2, Akata. Round 3, MastaFeat. Ayun, galing ni MastaFeat ah. Pinabilib niya ako doon. Yun lang talaga yung ano eh, yung hinanda ko. Tingin ko na-appreciate naman pero syempre iba pa rin yung perception ng judges, ng ibang nanonood. So, sana yung panalo at okay lang din sa akin yun. Walang problema yun. Masaya ako na nanalo siya. Dave! Balita ako ba? Tagagawa ka daw ng jingle kapag may halalan. That means yung pinagsisilbihan mga taong mismong dahilan ng iyong kahirapan. Pakiramdam habang nagbabattle kami kanina tuwing rounds niya, ano, blaang ko. Hindi nahanap ko kung ano yung maganda yung rebat o rebalik pero alas lahat malalakas. Expected ko na ganun yung atake niya sa akin. Sabi ko, papalag yung round 1 ko dito. Ayun, nangyari na nga. Sabi ko, tagumpay yung plano. Hindi, porkit nakapag-aral ka, pwede mo na kaming pangaralan. Oh! Baka weldingin ko mukha mo. Pwede kaya i-reformat kita. Mapapatay kita. Ayaw ka mag-feeling guro, putang inang OA mo na. Paano kami magtitiwala sa'yo? Nagsasalita ka mag-isa. Palabas na yung album ko, Straight Outta System. Hintayin nyo na lang yung update at nagsusulat na ako ng mga libro. Nalabas na isa,
check nyo sa page ko kung paano i-score. Tuloy-tuloy pa rin yung channel ko. Sana supportan nyo yung Master Pito TV. At syempre, MC Clothing, ito kalalabas lang, new normal edition. Score na kayo mga tropa, sana supportan nyo ako doon. Hindi ko alam kung makikita nyo pa ako ulit, pero kung magkita pa tayo ulit, edi, hi! Ingat kayo palagi at gayon sumuko sa laban ng buhay. Sa mga patuloy na nanonood sa FlipTop, sa akin, sa amin, sana patuloy nyo pa rin kami supportan sa mga merch, kagaya namin na simula pa lang. Siyempre, huwag nyo kalimutan mag-share palagi at suporta lang, laban lang.